Alright, what's up mga bro? Pakita ko sa inyo ngayon yung gamit ko na ano, aftermarket na torque drive. Ayan, JVT torque drive assembly GY6 Super 8. Ayan, yung ginamit ko, fit siya sa on the bit eh. Pakita ko sa inyo yung torque drive ng JVT, tapos pakita ko sa inyo yung set ko ng panggilid, tapos turo ko rin sa inyo paano ko tinotono pag aftermarket torque drive. Actually, matagal ko nang ginagamit itong JVT torque drive. Ngayon ko nang gagawin talaga ng vlog. Pero okay na rin yun para nagamit na natin na matagal. Na medyo nasubukan na natin yung quality niya. Baklasin muna natin yung motor tapos ano, pakita ko na sa inyo. Baklasin na natin yung crankcase cover. Gamitin natin. Inco. Impact wrench. Sabi sa inyo, matagal ko nang gamit. Pero ang gamit ko lang dito, female. Female sheave. And ito, stock male to. Ito yung male ng JVT na GY6 torque drive. Pakita ko sa inyo ba't hindi ko siya ginamit. Ano? Ang galing muna natin. Yan, mapapansin nyo. Dalawa yung grooves niya. Isang straight, yan. Yan, set yan, straight. Tapos isang curve. Ang ginagamit ko yung straight. Yan. Pero depende na sa inyo yan na kung anong preference nyo. Subukan nyo na lang parehas. Mas nagustuhan ko yung straight groove eh. Maganda yung bigay niya ng RPM. Dire-diretso. Walang RPM drop. Ito naman yung stock natin. Medyo curved siya. Yan. Kinalkal ko na to, itong stock ko. Pero hindi ko makuha yung bukang-buka. Tsaka yung sarang-sara. Kaya ito yung ginamit ko. Yung JVT. Mas maganda yung bukat sara nito eh. Yan, pagpalitin na natin. Balik na natin sa original niya. Ito ang gamit ko. Female sheave lang. Balik natin to sa kapartner niya. Para pag-compare natin. Yan. Stock male. Stock female. Ito naman yung JVT female sa JVT male. Assembly kasi yung nabili ko eh. Kasi wala pang half sheave nun. Walang stock ng half sheave. O kaya assembly yung nabili ko. Pero kung kayo, kung bibili kayo, female na lang bilhin nyo. Mas maganda kasi yung buka nya. Sa male. Pag pinardinan mo sa stock male. Mas maganda yung buka. Na-compare na natin. Ito yung stock torque drive natin. Ng on the beat. Ito yung JVT torque drive assembly. Tingnan natin yung angat ng belt. Yan. Yung stock natin hanggang dyan. Ito yung lubog siya na. Lubog. Lalim yung lubog. Yan. JVT naman, ito yung JVT natin, GY6 torque drive. Ayan yung angat ng belt niya. Ayan, mataas. Mataas sya. Sabi sabihin, mas maganda yung ano mo dito, premium mo dito. Kasi may set mo ng tama yung belt position sa ano, pulley. Lapat sa bushing, hindi ipit, hindi luwag. Parando ka sa pinaka mababang gear ratio. Sagad. Yung buka naman, yung buka. So ito, kinalkal ko na to ha. Kinalkal ko yung buka nito. Mas buka to. Nakita niya, pasok to. Ayan, pasok. Pasok pero walang space. Hindi siya naalog. Ayan. Stock torque drive. Yung buka naman ng JVT assembly. Ayan, masikip siya. Hindi siya pasok. Ayan.
kaya hindi ko ginamit yung assembly. Sinubukan ko naman, pero syempre mas maganda yung mas buka talaga, no? Kaya ginamit ko yung female lang, lagay ko sa male. Pakita ko sa inyo yung laki ng buka, mas malaki yung buka kaysa sa stock. Yung diameter niya pares na pares lang, fit na fit talaga siya. Magkasukat na magkasukat, kaya hindi kayo magkakaproblema. Yan. Akong female ang bilhin niya, mas maganda. Pasok na pasok siya sa male. Kita niyo naman kanina yung gamit ko, eh. Nalagyan natin tong female torque drive ng JVT sa stock male natin. Yan yung pinakamagandang ano, eh. Buka. Mas buka, mas dudulo ka. Yan. Tsaka yung sara niya, saktong sakto. Mataas. Yan, stock male torque drive. Yan yung mga grasa yan. Yan ang ginagamit ko, eh. JVT female half shiv. Gamitin natin. Tapos straight groove. Tignan natin yung pins. Straight groove tayo. Gindin natin ng grasa na. Yung mga butas. Pero nalagay nyo ng grasa dyan. Top 1 high temp. Ito na ginagamit ko ngayon. Maganda to, eh. Ito, kada maglilinis kayo ng panggilid, dapat grasahan nyo to. Linisan nyo, paltan nyo ng grasa. Ako every 5,000 km ako naglinis ng panggilid, eh. Ginagrasahan ko talaga to. Mahirap kasi pag natuyo yung grasa nyan. Pag natunaw. Posibleng masira yung mga kanal. Current tip para hindi kayo mag-dragging, ano? Kukas ng dragging to, eh. Mag-sobra-sobra yung lagay ng grasa. Ang galing yung grasa, may iwan lang yung nasa guwet, ano? Taigutan yung ganyan. Ang galing yung may excess. May grasa lang dyan dapat, yung nasa gitna ng o-ring. Mga nasa loob lang. Yung mga sobra-sobra na yan, nalarin sa ilalim. Kailangan walang grasa yan. Yun lang ang may grasa dapat, ha. Yan, yun lang mga butas. Yan, tapos tagay na natin itong ano nya. Yung cover. Ito, tip ulit. Nakita nyo yan, pag sinasara nyo ganyan, may mga grasa. Parang nakakain nyo yung grasa. Huwag nyo muna isasagad. Yung sara. Lagyan nyo ng konting space. Yan, hindi pa nyan sagad yung sara nyan. Inisa natin yung ilalim nyo. May mga grasa yan dyan. Ito. Yan, pasok nyo doon sa ilalim. Para makuha nyo yung mga sobrang grasa. Konti lang naman. Kailangan matanggal niya yung grasa sa ilalim bago niya i-sagad. Ayan. Ayan, sagad na. Para hindi po lumabas dito yung mga grasa. Kasi pag lumabas yan dyan, pupunta yan sa ano, bell, tsaka sa lining. Kaya nagda-dragging, eh. Madalas. Kailangan ganyan ang pag-abit ng ano, torque drive. Assembly. Yan, stock male, JVT female. Yan yung ginagamit ko. Check natin yung angat ng belt. Yan, angat siya, oh. Mas angat siya. Compared dun sa dati. Yung sa ano. Pero mas angat yung ano, no? Yung JVT. Pero hindi mo na kasi mapapangat yun, eh. Pag yung JVT na set. Kasi may limit lang yan dito. Pag naisagad mo na yung belt sa bushing, ang lapat na dito. Hindi na rin siya umaangat ng sobra-sobra. Ito, saktong-sakto, eh. Nakapangat ko ng ganyan, eh. Sakto yung belt position sa bushing. Primerang-primera. Hindi ipit yung belt, hindi masikip. Hindi ipit, hindi maluwag yung belt sa ano, pulley. Saktong-sakto. Maganda yung angat nito. Makapangat ko yun ng ganyan, eh.
buka naman stock male tsaka JVT female. Ayan, pasok ko, tapos maluwag pa, medyo may space pa siya. So, ito mas buka talaga. Kaya ito ginagamit ko, stock male tsaka female ng JVT. Malaki yung buka niya, maatas yung ano niya, angat ng belt. Malaki yung sara. Paano naman natin ito tono to ano? So dati ano ang gamit ko, yung stock torque drive. Center spring ko dati, 'di ba ano? Ayun. Stock. Stock lang na center spring. Ayun, pag magpapalit ka ng aftermarket torque drive, tapos mas bumababa siyang gano'n, mas sumasara siya. Siyempre lalambot yung tension ng center spring mo. Kasi mas ano na 'yan eh, mas sara na 'yan eh. Less na yung tension pag naipit na ng ano, ng lining. Yung kailangan mong gawin dyan, mag itigas ka ng spring, center spring. Yan, pwede kang gumamit ng 1000. Depende kung ano yung spring mo dati na ginagamit. Yan, para hindi mawala yung RPM. Kaya nung nagpalit ako nito, ang ginamit ko 1000 RPM na center spring. Yan. Basta paramdam ko medyo malata na siya. Ito. Kaya nagpalit ako ng 1-2. Yan, 1-2. Yan, maganda yung 1-2 sa akin. Kayang-kaya kami buhatin ni OBR. Malakas ang atak niya. Kunti lang naman difference ito. Mahaba lang siya ng konti sa 1K. Ako, ito yung ginagamit ko. Pero ko kayo. Depende sa inyo. O kaya nagtitigas ng center spring kapag papalit ka ng ano, torque drive. Kasi nga, yung tension, mas nagiging less yung tension niya. Kasi mas kumbaga kung dati, ganyan, hindi masyadong sara. Pag sumurang ganun, mabawasan yung tension ng center spring mo. Mag-iba yung takbo, no? Parang lalata yung center spring mo kung tama na yung gusto mong ano, spring rate ng center spring. Kaya matitigas ka ng konti. Yan ako nga, 1K or 1-2. Yan. Yung 1K ko, matagal na yun eh, medyo malata na. Nagpalit ako ng 1-2 para matigas. Tapos ang gamit ko pala yan, stock clutch springs pa rin. Yan. Para kumakapit ka agad siya. Hindi siya umaalis ng primera bago bumuka. Ano? Pakita ko sa inyo mamaya. Maganda yung low gear nito eh. Parang halos sabay lang yung pagbuka nito sa pagkapit ng ano, clutch lining sa bell. Maganda yung primera mo. Primerang-primera talaga. Yan. Yan, yung set ko sa aftermarket na torque drive. Stock male, JVT na female torque drive, 1200 or 1K na center spring kung alin yung mas maganda sa pakiramdam nyo, ang takbo. Yan. Stock latch lining, stock latch springs. Yan. Sa pulley set naman yan, kalkal pulley set, tapos 10 grams bola pa rin ang gamit ko ngayon. Yan. 8 grams malakas pero ano, medyo delay na siya. Para sa akin, pagangkas ko si OBR. Yung 10 grams sakto lang. Pero meron akong 8 grams dito. JVT din. Yan, kabit na muna natin to. Balik na natin. 1-2 center. Stock male, JVT female. Stock nut yung ginagamit ko. Bago nyo pala ikabit to, no? Ito importante. Kailangan i-ano nyo yung belt. Pasok nyo dito. Palubugin nyo yung belt. Ayan natin. Dapat may grasa din to. Wing bell, speed tuner. Palit pala tayong bola, no? Gamitin natin yung 8 grams. Para sa test ride lang. Pero ito talaga yung gusto ko, 10 grams. Pang mayangkas. Ito pala yung gamit kong pulley set. Yan, Sierra Speedtech SST. Yan. Next vlog natin to, bigyan ko ng review.
ito wala naman siyang makapalat manipis na side. At magbabalik-balik ka doon, okay lang. Realign na natin. I-align na lang natin yung logo. Backplate. Top dead center ko muna. Yan, kung napanood nyo yung vlog ko nung ano, nung top dead center na. Yung tune-up, white clearance. Pinakita kasi nyo kung paano yung top dead center to. So, ganun na lang din gawin natin pag kakabit tayo ng pulley. Pulley set na, top dead center mo. Para yan yung factory settings eh. Kabitan natin to. Yan, ito may mark din yung T. Katapat mo lang yan dito sa ano, pull dock dito, top dead center. Nakaganyan siya. Ganyan. Magic washer. Gamit yung magic washer na. Sa likod. Tapos bushing. Tapos magic washer ulit. Yan yung saktong ano, belt position sa akin. Ano. Yan. Saktong sakto lang. Ito kasi may lubog ng konti ito eh. Sobra siya ng konti. Para pag nilagay mo dito, nilagay mo to. Yan yung lubog na yan. Tamang-tama yung hakab ng belt. Babang baba siya. Hindi siya ipit. Hindi siya rin maluwag. Ano. Kapit na natin. Kakabit nyo kaya hindi may ipit. Ganyan yung bet. Kita na natin. Yan, start natin yung motor. Pakita ko sa inyo yung ano, galaw ng belt. Check natin yung engagement ng ano ng clutch lining sa pagbuka ng torque drive, pagbaba ng belt. Dapat halos sabay lang yan. Hindi pwedeng mauna yung andar, yung ikot nito. Okay lang, paglubog ng belt, nakapit na rin yung gulong para nasa primera ka talaga alis. Ano? Ng konti tapos kakakapit yung ano yung clutch lining sa bell nakakaandar. Maganda yung primera mo, primera ng primera ka talaga. At tingnan natin kung makikita nyo yung belt position. Primerang-primera yan. Hindi siya masigip, hindi siya maluwag. Saktong-sakto yung hakap ng belt. Patong sa bushing. Yan. Tinuro sa akin yun ni Jason eh. Jason Manalo. Shoutout bro. Sana maganda yung primera. Tapos yung angat ng belt. Hirap kasi makita sa bit eh. Knockout. Angat siya. Ganyan lang talaga iangat niyan. Kasi sagad na tayo dun sa harap eh. Ano yung pinakaangat niya? Kaya hindi mo makapakinabangan yung sobrang sara nung assembly. Hindi mo na makapangat yun. Kasi pag sagad na yung belt mo dito. Pag sagad na dyan. Patong na sa bushing. Hindi naangat yan syempre. Hanggang dun lang yan. Hindi mo na makapangat yan. Ano yung pinakaangat niya? Wala akong kita. Sige pa yung belt natin. Oh.
tamang-tama lang intention niya. Test ride natin, ano, bigyan ko kayo ng long term review na siguro. Tagal ko na ginagamit ito eh. Test ride na. Yan, nilagyan ko na ng camera yung ano sa may harap para makita nyo yung RPM natin. Kung ilang RPM may hit o kung nag-RPM drop ba pag dumudulo, ano? Lakas oh. Hundred agad oh. Lakas talaga ng 8 grams. Test take pa natin dito. Yan nga pala, ang bili ko dyan sa ano, JVT nasa 2,000. Check ko na lang sa ano, pero lagay ko yung link sa description. Pati yung female ano lang, nakakabili kasi na female lang eh. Yan, mas maganda yun kung female lang bilhin nyo. Laki ng buka, no? Mas malaki yung buka. Kaya dumudulo talaga to. Yung marker, di ba, pag nilagyan mo ng marker yung pulley sa akin drive face, yung pulley na uubos eh, yung drive face may natitira. Pero yung nilagay natin tong torque drive assembly na to, pati yung drive face ubos. Ubos yung ano nya, yung marker, ibig sabihin umangat belt hanggang dun. Maganda tong 8 grams pag ano, kapag solo ka lang. Malakas agas to eh. Ayan, 8 grams. Okay na sa akin yung 10 grams, tsaka pang may angkas. Angkas ko si OBR, saktong sakto lang. Ayan, kayo na lang mag-check ng RPM ha, kung ano yung nai-hit. Kasi ano to eh, nakaharang yung camera eh. Hindi ko makikita yung RPM. Pero yan, try natin dito. Kung ilan ang sagad na RPM. Yan, from 0 to ano, kung ilan mo nakabuti natin. Throttle play. Wala sa angin. High speed. Lakas ng hangin. 100 naman yan. You know, 7-7. Pigil na hangin eh. Grabe. 7-6, 7-7 RPM, 100. Try pa natin dito. Ulit natin. Kaso malakas ang hangin ngayon. Tayo mga ka-top speed. Ah. Oo nga pala itong JVT na torque drive. Ano? Sa una parang maganit pa yan eh. Maganit yan sa una. Pero pag na-break in mo na, mawala na yung ganit niyan. Smooth na yan. Ah, ganun talaga sa una. Kailangan mo i-break in pa. Parang makasikip pa yung ano eh. Yung sa ano niya, yung mga kanal.
tayo maka top speed ang lakas ng hangin. 106 lang eh. Subukan natin, subukan ano. Ang mapapapa 110 natin. Tingnan nyo na lang ilang RPM. Kung umaabot ng 8,000 RPM, malakas yan. Doon lumalabas yung power eh, sa 8,000 RPM. Pag hindi ka naka 8,000 RPM, hinatakbo yan. Masakto lang. Ang lakas na hangin, pipigilan tayo eh. Ano? Pansin nyo ba kung may RPM drop? 7, 8. Wala, walang RPM drop. Siya nagda-drop. Kaso hindi tayo maka-top speed. Kaso sa hangin eh. Hindi natin mapa 8,000 RPM ano. Ayan o, 7,9 lang. Kaso talaga ng hangin. Medyo delay lang yung under ng ano, 8 grams. Mas swabe pa rin yung 10 grams eh, para sa akin ah. Mas gusto ko talaga 10 grams. Pero pag solo ka lang, okay din na itong 8 grams. Tsaka dito lalabas yung power mo sa dulo. Pag nga pa 8,000 RPM oh. Pero depende sa ano, lakas ng hangin. Sa lubong, mahirap talaga eh. Top speed pala nito, ano, napaka-palo ko ng ano, 110. 8 grams gamit ko noon, tapos 1000 RPM na center spring. Yan, itong JVT na torque drive. Sa tibay naman niya, okay naman. Tibay siya. Maganda yung bakal na ginamit. Ang tagal ko lang ang gamit nito. Matagal na rin. Pero mga nasa 3,000 plus kilometers, hindi lang. Baka lagpas pa. Hindi ko na maalala. Kaya ako nabit eh. Ngayon ko lang kasi nagawa ng vlog. Medyo na busy. Kaya matibay naman siya. Hindi siya basta-basta nasisira. Okay, kita nyo naman. Hanggang ngayon, okay na okay pa. Gamit ko pa rin. Maganda yung JVT na brand. Torque drive. Alam ko meron din NCY eh, pang beat. So check nyo na lang kung ano yung mas malaki yung buka. Mas malaki yung buka, mas ano, aangat yung belt. Yun. Pero ito okay na to. GY6 na ano, JVT. Kahit wag na kayong bumili ng assembly. Ito nyo naman eh, mas okay yung female lang. Mas malaki talaga yung buka nya. Maganda yung angat. Angat talaga yung belt. O yung difference pala ng ano, yung straight groove siya ng curved groove. Yung straight groove, dire-diretso lang yung RPM. Less yung resistance ng ano, ng pag-angat. Yung curved kasi medyo mapipigilan nyo ng konti eh. Hindi niya ikakawala lahat ng RPM agad. Parang angat muna siya tapos iipunin niya. Saan niya ibubuka ng todo yung torque drive niya. Pero ako mas gusto ko yung ano, yung straight groove. Parehas na sila ng top speed eh. Na-try ko na yan eh. Nung bine-break in ko to. Same lang. Walang pagbabago. Pero mas gusto ko yung bigay na RPM ng ano, straight groove. Dire-diretso yung RPM nya. Okay na okay yung performance nito. Itong JVT torque drive. Malaki yung buka, malaki yung stara. Top speed depende sa kondisyon ng panahon. Dapat hindi sa lubong hangin. Tapos ako, naka-top box pa ako eh. Kaya mas pigil yung ano, yung high speed natin, mas nabipigilan. Dito ko siguro tapusin yung vlog, nalagay yung link sa description para kung gusto nyo umorder. Abangan nyo lang yung next vlog. Bigyan ko naman kayo ng review nung ano, SST Sierra Speedtec pulley set. Ayun lang mga bro, ride safe.